magandang araw mga bro. Meron tayo ngayong Samsung dito na 21 inches. Bali, binuksan ko na siya. Wala siyang power kanina nung pagsaksak ko. Troubleshoot natin ngayon. Ito, gagamitin nating tester tong analog para naman sa mga newbie dyan na wala pang digital para madali nilang masundan. Itong analog tester ang gagamitin natin ngayon. Okay, check natin yung anong problema nito na TV. Pwesto lang natin yung natin. Okay. Sira na kaya siya yung stand nitong analog natin eh. Ngayon, magpo-voltage checking tayo. Voltage checking tayo. Set natin yung dito sa 250 volt DC. So, ground natin doon sa chassis ng TV. Yan. Bale, isasaksak ko na ngayon itong TV. Switch na natin dati para pag may uusok, mabunot natin agad. Okay, ang voltage, ang test point natin dito tayo sa may filter capacitor ng chopper. Yan. Ang B plus ng Samsung na ito ay 125. Ang nakalagay dyan 130 pero 125 din ng ano nito. Ginagawa ko nga pag ano, pinapababa ko eh para mas magtatagal yung playback. Okay guys, sasaksak ko na siya. Tingnan nyo yung tester. Then test point natin, wala. Pero pag mapapansin nyo, hindi nyo makikita dyan sa video, pumipitik-pitik yung ano, pumipitik-pitik yung tester natin. Naka-range sya ng 250. Ibaba ko ngayon sa 50 para makita nyo yung pitik nya. Wala pa rin 10. Baba ko sa 10. Ayan, nakikita nyo na siya kung ipitik-pitik. Ibig sabihin, below 10 volts yung voltahe niya. Pag ganyan, may shorted yan. I-check natin yung horizontal output niya kung shorted. I-rearrange natin yung tester natin sa mababa lang. Times 1, times 10. Pag binaliktad ko, dapat wala ng palo to. Ay, shorted na yung horizontal output niya mga bro. Kaya ang gagawin natin, ihahang natin yung hat niya. Ihahang natin kung tapos magbo-voltage checking ulit tayo. Ipupus ko muna. Hindi ko muna ipapakita yung pagtanggal ng edge out. Okay mga bro, natanggal ko na yung edge out niya. Bali, yung number ng hat nito ay ito yung 2001 yung number 2001 H1. Bali, test natin siya ngayon. Naka times 10 tayo. Yan,
shorted na. Lahat ng paa shorted. Bali, hanap tayo ngayon ng pamalit niya. Tingnan nyo pa, hindi nyo makita yung tester. Ayan. Medyo blurred. Ayan. Kahit palo na lahat ng paa. Oh. Lahat na. Wala na. Ngayon, i-test natin ngayon yung i-test natin ngayon yung B plus nya kung normal o kaya baka naman mataas kaya nag-short yung hat. Babalik natin sa 250 DC yung tester natin. Balik natin sa ground yung black ng test pad natin. Kayong mga ano, kayong mga nag newbie pa lang, pag nagtanggal kayo ng hinang ng parts tapos mag voltage checking kayo, ugaliin yung gumamit ng brass pagkatapos nyong naghinang, dahil kung nadisgrasya yung hininang nyo dito sa hat, may pumunta dito sa power supply, sa may regulator, so may IC, may dumikit, tapos nag voltage checking kayo, yan, madidisgrasya yung IC, may madadamay. Kaya mas maganda pag naghinang kayo, nagtanggal kayo ng hinang, tapos magbo voltage check kayo, ugaliin yung linisan muna, gamit kayo ng brass para siguradong walang nalaglag na dumikit. Okay, sasaksak natin ulit yung test point natin dun pa rin sa dati. Dapat nasa 125 na yan. Ang nakalagay pala dito sa may ano, 123. Oh, 123, 123, 125. Ay, oh, good na siya guys. Bali, yun yung ang 125 dyan, yun. 150 na kasi yun eh. 150, 100, 100 yun. 125 yun. Bali, ano siya? Yung tester natin, oh, eksakto siya. Oh. 120, ano yan? 125 yun. 120. Mga ano pa yan? Kulang pang 120 yan. Ay, hindi pala na ano yung tester natin. I-adjust natin. Para eksakto siya. Hindi siya naka-zero. Yan, naka-zero na siya. Testing natin ulit. Yan, ayun na. Ayun na. 122. 122, 123 yan. Testing nga natin doon sa digital kung tama yung reading natin. Yan. Testing natin sa digital. Yan, nakasaksak pa rin yung TV. 122. Ayan, sakto nga siya. Accurate pa itong matagal na din itong ano ko na to, itong tester ko na Sanwa. Accurate pa naman yung voltage. Okay, hanap tayo ng pamalit. Popos ko muna. Hanap tayo ng pamalit na hat. Okay mga bro, wala akong mahanap na ito, yung 2001 H1. Itong hot na to guys, wala tong damper diode. Ano lang siya, transistor lang siya. Wala siyang built-in resistor sa built base at saka emitter. At saka doon sa collector emitter, wala din siyang damper diode.
Bali, may nakita ako dyan na board ng 29 inches. Samsung din. Ito siya, yung number D5703. Malakas din to guys. Ginagamit, galing nga sa 29 inches eh. Tingnan na muna natin kung okay siya. Okay siya. Ayan, wala siyang damper diode. Ang damper nito, dito sa may collector emitter, wala oh. Dapat may palo yan. Wala din siyang built-in resistor sa base of emitter. Kaya ang testing nito, ganyan lang siya. Okay guys, bago po ko pala to isalpak dahil iisa na lang tong pwede kong ilagay dito, available sa akin na pang replace. Sisiguraduhin ko na wala ng ibang sira para hindi tayo masisiraan ng masisipakan ng hat. Baling gagawin ko muna, i-check ko muna yung flyback niya kasi baka mamaya may problema yung flyback pag salpak natin, sibak agad yung hat natin. At saka i-check ko pa yung timing capacitor dito, yung timing capacitor dyan, yun, yung may mga rated voltage na 1.6 kV, kasi pag na-open yun o kaya bumaba ng value, ang effect naman dito sa ano niya, sa voltage ng horizontal, tataas yan. Okay, mapuputokan, masisibakan tayo ng hat, kaya i-check ko yung capacitor na yan. Itong ginamit pala na dito na transistor, itong hat niya, kung bakit wala siyang damper diode sa loob, nakalabas na kasi yung, nasa circuit na kasi yung damper diode. So, papakita ko sa inyo, mayroon na kasing damper diode dito nakalagay sa mismong circuit niya, kaya kahit wala ng damper diode yung transistor, pero pwede nyo namang gamitin yung merong damper diode dito. Kahit na may damper diode na sa circuit, pwede nyo gamitin din yung yan, yung damper diode nyo. Naka-connect din yan sa collector ng hat. Yan. Pero kahit na may damper, pwede rin. Pwede rin ilagay dito. Basta yung mataas ang ano niya, amp rating niya. Guys, i-check ko muna itong playback niya gamit ng playback tester natin. Pause muna natin. Ito mga brown, i-connect na natin yung playback tester. Ayan. Mali ang connection natin. ABL yung black, yung flow sa B+, yung red sa collector. At bali, testing na lang natin yan. Pag hindi nag-drop yung indicator niya sa B+, okay na yan. Kahit na hindi na natin tingnan yung high voltage, kasi high voltage dun sa second anode, kasi nakalagay na dun sa ano. Kahit hindi na natin tanggalin yung playback, dito pa lang malalaman na natin. Ayan, okay lang yan. Drop lang ng konti. Okay guys, good yung playback natin. I-check ko na yung timing capacitor dyan. Tapos ilalagay ko na yung hat. Hello guys, ito, nung tinesting ko itong timing capacitor niya, 602 by 1.6 kV. Bali, ang ano nito ay 6 nano. Medyo bumaba siya. Bumaba siya ng, dapat ito mga more than 6 ang rating. Ito mababa siya eh. Pero try pa rin nating ikabit. Hindi muna natin papalitan. Ikakabit natin, tapos i-monitor natin yung voltage niya. Makikita naman natin mamaya kung ano pa to, kailangan nating dagdagan ng value. Kaya sa ngayon ay ilalagay muna natin to, tapos ilalagay na din natin yung pamalit na hat. Ito mga bro, ilalagay ko na yung hat natin. Ayan siya. Ilagyan ko na din ng silicone compound. Testing na natin.
tingnan nyo yung tester, yung analog, yun pa rin ang gagamitin natin. Naka-switch on na yan, sasaksak ko na lang. Ano natin yung test point natin dito sa linya ng B+. Tingnan natin ngayon kung hindi magdra-drop yung voltage. Yan. Yan, nag-oscillate na siya. Oh, 120, 121, 122 ang ano niyan. Mga 121 yan, 121 volts sa analog. Confirm natin sa digital. Yan, katabi din niya yung digital. Confirm natin. Okay, pag sasabay ko na lang. Sasabay ko na lang na yun. 122. May 122. Ayan. Parehas ang rating nila. 122. Tapos, susukatin natin yung 180 kung hindi lumagpas, kasi pag mataas yon, obligado tayong magpalit dito ng mas mataas dito sa timing capacitor nya. Okay, bali ito yung 180 line nya. 178 natin doon sa digital. 178 ang reading ko sa analog. Dito naman sa digital, 175. May diferensya sila. 175 sa digital. Dito sa, kasi doon sa mismong analog naman, lumagpas na siya sa 175 reading. Yun o. Lumagpas na siya. Pero okay na rin yun. Okay na rin. Tingnan natin kung may raster na siya. Yan, naka blue screen na siya. Lagyan na lang natin ng antenna. So, ibig sabihin, okay lang yun. Yung timing capacitor niya. Okay guys. Guys, nilagay ko na yung antenna niya. Yan na yung ano niya. Hindi ko lang nilagay yung sound speaker, kaya wala siyang sound. Ayan, itetest nga natin yung frequency nya. Kasi normal naman yung voltage, baka naman mataas yung frequency. Kaya i-check natin. Yan, naka-hertz yung tester natin. Bali, ang test point, pag nag-ano kayo ng frequency, yung base ng hat, yan yung pinaka base nya, sakto siya, 15.73. oh, kung tester na ito, kung minsan gumagana yung hertz nya, kung minsan hindi, yan o, eksaktong-eksakto siya, 15.73 kilohertz yung frequency ng horizontal oscillator. Yan o, eksaktong-eksakto mga bro, 15.73. Yung sinasabi kong frequency na yan, ano yan, papakita ko sa inyo yung libro ko. Yan, ito na yung libro ko para maaliwanagan kayo. Basahin nyo. 15.734 kilohertz. Ano? Okay.
Okay, yung frequency naman ng vertical ay 60 Hz. Ayan. Okay guys, sasarado na natin itong TV. Maraming salamat, napahaba na yung video natin. Bro, okay na siya. Okay bro, salamat.